Praise, hallelujah. Glory, glory. Shalom, right? A blessed morning, brethren in Christ and in the message. Hallelujah, today is the first Sunday of the month of November. And of course, this is the day that the Lord has made. Amen. Let us rejoice and be glad. Amen. Hallelujah. So, kayo po muli ay sama-sama magpapasalamat sa Panginoon. At salamat na din ng Sister Gloria at Sister Norma. Ada, Sister Norma, good morning. At sa mga taga-kabaruan, at ang mga taga-kabaruan. So, ang iba natin kasamahan ay nasa biyahe pa. Let us pray for their safety para po sa kanila pong pakikipag-kuntipan sa salita ng ating Panginoon. Amen. Okay, so let us arise in the presence of the Lord. Minsan pa, damhin po natin sa dakong ito, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Ito yung ating pong goal sa pagdating ito, na maramdaman natin, maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Remember, ito po ang oras at sandali na sama-sama natin na mararanalan ang ating Panginoon. Amen. Today is our day to offer our sacrifice and amen, our lives as a living sacrifice to our daily God. Amen. Hallelujah. Let's sing the song in moment like this. Amen. Amen. All glory. Amen. In moment like this, I sing a song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my I love you.
It's great and awesome God, amen. Glory, glory. So tayo po ngayon ay magsipaghanda na. Dadako po tayo sa ating pong katalakayan sa oras po na ito. Praise God, hallelujah, hallelujah. Okay, thank you Lord Jesus. Bless your name, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. So, dito po tayo ngayon, ano? Actually, last Sunday po ay nakitakan po natin yung verse 36. At yung verse 37 po up to verse 38 or 9, rather, ay hindi pa po natin na nabigyan po ng daan, ano po, para po sa mensahe. But today, ay let us continue po sa pag-aaral o pagbabasa ng kasulatan ng ating Panginoon. Sige po, include po itong verse 66 at verse 36 po. Sabi nyo, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and unto the children, and all that are far off, even as many as the Lord God shall call. Let us bow our head. O precious loving Father, once again, thank you, Lord, for this another great opportunity to honor your name, to glorify, to magnify your name, O God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat po yung pagkakataon minsan pa na we become a living sacrifice for your for your glory, Lord God. Right now, I pray, samahan mo po kami, Panginoon, at hayaan, Panginoon, na ang aming puso ay iayos, itama, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon, O Diyos, na makilala namin, Panginoon, sa oras na ito, yung mga bagay na hindi po, Panginoon, kung pinapahayag sa huling panahon to align us, Lord, sa iyo pong mensahe para po sa pag-agaw. Thank you, Lord. At pagpalain, Panginoon, mga kapatid na narito na, sila ng mga nakabiyo po sa amin ngayon, maging sila, O Diyos, na ng mga nasa biyahe pagpunta naghahanda, Panginoon, sila na yung umitinakda para po sa oras na ito, sa sama-sama namin pagsamba at paglilingkod sa iyo, Panginoon, kaya mo magkaroon kami ng uniting, Lord, sa Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon kami ng pakikipagtipan at pakikipag-isa sa iyo pong kapahayagan, Panginoon. And again, I pray, Lord, touch my lips, O God, at anoint my heart, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maging malaya, na may kapangyarihang mahayag, maisiwalat, Panginoon, ang mga bagay na iyo po, Panginoon, kong nais na ipabatid at ipaalam sa aming mga pangunawa, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na minsan pa ay makwikit, Panginoon, ang mga salitang ito. Maramdaman po namin ang buhay ng kapahayagan mo, Panginoon, kung saan mga pagpala ng Diyos. Ito po, kalikasan mo na binabahagi sa amin. Thank you, Lord. Ito po aming panalangin. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay, so po rin yung Panginoon. God bless you po. Please be seated. Hallelujah. So, galing po natin, Panginoon, salamat po sa Diyos. Sapagkat meron na naman po tayong pagkakataon na muli ay ipisan ng ating Panginoon sa kanyang salita. Amen. Na ihayag niya ang katotohanan sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Sapagkat, sabi ka na, no? Maalalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? So, kaya kapag sa Panginoon, ang kalayaan sa lahat ng bagay ay hindi po sa pamamagitan po ng ating pong pagkakakilala. Amen? Kundi ang kalayaan sa lahat ng bagay ang kagustuhan, yung perfect will ng ating Panginoon. Amen? Na siya ini-impart sa atin, sapagat remember, hindi tayo, wala tayong kakayanan makaunawa, wala tayong kakayanan makakilala. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karapatan
upang makilala natin siya sa pamamaraan ng kanyang kapahayagan. Amen? So kaya kahit po gaano po ang gawin ng pakikinig ng isang tao, kung hindi ang Diyos ang magbubukas sa kanya ng mga bagay na nakapaloob sa mensahe o salita, ay hindi siya kailanman makakaunawa. Kaya sabi sa Bible, tumingin man sila ng tumingin, hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig, hindi nila makaunawa. Amen po ba? Sabagat iban lamang na yung author ng salita. Iban lamang na yung may likha ng kapahayagan ang siyang magpasya, magpahintulot upang magkaroon tayo ng access. In other words, pagkakaunawa, pagkakakilala, doon lamang tayo magkakaroon ng malinaw na pagkakaunawa. Amen. Kasi yung pagkakaunawa, ito po ay gift ng ating Panginoon. Yung understanding gift po yan. Amen. Ito po ay isang bagay na regalo ng Diyos sa atin. Ha? At pagkakaunawa ay bahagi ng kanyang covenant, open covenant sa lahat ng kanyang nais na baguhin. Ha? Amen? So glory to God, dadako na po tayo ngayon. Dito po no, nakaraang ating pong pinag-usapan, ito po yung ating pong subtitle, A Place That God Put His Name. Ang lugar na kung saan ay inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. Remember, sa Old Testament time, nagpakilala siya, I am. Ako ay si ako nga. Diba? Sabi ni Moses, uutusan mo kung ilabas ang Israel sa Ehipto, pero pag tinanong nila ako, sino ang pangalan? Ano ang pangalan na nagsugo sa iyo na alisin ang Israel? Sabihin mo, sabi ng God, I am what I am. Amen? Ako ay si ako nga. Amen? Kaya kapag sa Panginoon, nakikita po natin, meron pong sa New Testament time, as a Old Testament time, meron siyang binigkas na pangalan. Actually, meron pa nga siyang na ipinakilala doon, Adonai. Amen? Ito po ay sa kalipunan ng kanyang gobernante sa Israel. Amen? El Shaddai. Amen? Hallelujah! Marami siyang nature ng kanyang pangalan, pero isa lamang siya. Yung kanyang pangalan ay nakaugnay kung anong uri, klase ng autoridad mayroon ang kanyang pangalan, kalikasan bilang Diyos. Pasinabi Elohim, sinasabi the self-existing one, no, the great fountain spirit, no, yun po yung Elohim. Pasinabi El Shaddai, the God who has more than enough for us. Siya ay ang Diyos na sapat at higit sa lahat ng ating pangangailangan. Pag namin Jehovah Jireh, He will provide. God provide. Jehovah Rapha, God that healed thee. Amen. So, may mga pangalan, kaya ang nangyayari ay in-expose niya ang kanyang sarili sa ating tingal nature, yung pagyong sa katawag na kalikasan ng kanyang salita. Amen? Okay, pero isa lang ang Diyos, sister. Walang ibang Diyos. Walang author ng lahat ng nangyayari. Pero sa atin ngayon, kapatid sa Panginoon, listen up. Mayroon siyang nilagay na pangalan exclusively sa kanyang mga chosen and elected for this final hour na dyan na yung pangalan ibinigay niya sa atin, dito niya tayo kinakausap, dito niya tayo pinaparanas ng kanyang kalikasan bilang Diyos. No other than the Lord Jesus Christ. Amen? Anong sabi? God had that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Amen? Ito po siya. Kasi yung Lord and Christ identify po ito as the nature of God.
Jesus, sinabi po at itinuro ni Peter na itong si Jesus na ninyo ibinitin sa cross. Amen? Ipinako sa kahoy ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. In other words, yung pangalan ng Jesus Christ, inilagay ng Diyos ang kanyang kalikasan sapagkat ang Father ay ang Lord at ang Father ay ang Christ. Christ speak about the holy presence of God, the Holy Spirit. Amen? So kaya ito ay kumakatawan saan? Sa natawag na nature ng God. Yung si Jesus ay ang kalikasan ng Panginoon at Kristo. Amen? Amen. Praise God. Good morning po mga kapatid from Labi. God bless you po. Brad, purihin ang ating Panginoon. Buti nakapalating sa system. Okay, so another one. There is only one place that God puts His name. May malamang daw itong isang lugar na inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. That is not in the church. Hindi daw ito sa simbahan. Hindi sa pangalan ng Baptist, hindi sa pangalan ng Methodist, hindi sa pangalan ng Mormons, hindi sa pangalan ng kung ano-ano mga itinakdang organisasyon, hindi yan inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. Anong pangalan niya? Lord Jesus Christ. Hindi niya inilagay ang kanyang pangalan, Lord Jesus Christ, sa anumang simbahan. Kundi yung pangalan na inilagay niya ay pumagitan itong seses lamang. Amen? Yung kaligasan ng Diyos na Elohim, El Shaddai, Adonai, Amen, Jehovah, lahat yan ay nature at kaligasan ng Lord and Christ. Totoo ba, kapatid? Pastor, totoo ba si Kristo? Yung Christ ay God? Yes! Christ speak about the anointed one. And the anointed one speak about the nature of the Holy Ghost, the work of the Holy Ghost. Amen? So, praise God. So, no other name, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos. Inilagay ang Diyos, no? Kundi saan? Sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Amen. Another one. There is only one place of worship. Tandaan nyo, may lugar ng pagsamba. Ha? Kaya sabi ka lang, isang araw, sabi ka lang, no? Ang Diyos ay sasambahin nyo saan? Sa lahat ng dako. Pero sa lahat ng dako na dyan, siguraduhin nyo lang na ang pagsamba nyo ay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Kasi in Israel, nagbigay ng isang tipan ang Diyos sa Israel. Dahil sa bundok na ito, no? Dito kayo sasamba. Amen? Amen? Yung bundok na ito, mountain speak about, yung tiyatawag na mountain yung height, mataas yun, amen po ba? Yung po yung kalikasan din po ng Diyos, amen po ba? Mountains. Amen? Here, there is one, only one place of worship, only one place that you are received. Dito yun, minsan yung lamang ng pagsamba, minsan yung lamang na tinatangga ang ating pagsamba. And that is in the beloved Jesus Christ. Amen! Pastor! Nagsasamba naman kami, pang-ansa na ito yan, yung pang-ilong aming worship, yung pangalan ng Jesus Christ eh. I worship you, oh my God! Amen! Hindi, dapat tamang understanding, no? Kasi pag mag-worship ka sa Panginoon, at mali yung pangunawa mo sa kay Kristo, kay Jesus Christ, walang naman yun. Naniwala kaya? Kaya gaano po kasinsiyat ang worship ng isang Kristiyano pag hindi buo yung kanyang pangunawa sa nature ng God, in the presence of the Holy Ghost and in the name of Jesus, walang kabuluhan ang pagsamba. Totoo yan. Kaya gaano po sincere? Maraming sincere. May mga Catholic, hindi mga sincere talaga. Umiiyak pa sila. Lalo yung mga renewed Christian na tinatama nila. Ha? Oo, pero ang ating pong pinag
binubuksan sa ating kaisipan sa huling panahon na hindi basta-basta ka magpupuri because meron isang lugar lamang ng tamang pagsamba. Pero yung tamang pagsamba na ito, kasi sabi sa Bible, darating ang panahon, nasasamba yung Espiritu Santo sa lahat ng dako, pwede niya siyang sambahin. Pero may sinabi ang Lord na isang lugar ng pagsamba lamang. Amen? At yung lugar na tinutukoy na yon, dito rin tatanggapin yung pagsamba mo. At walang iba kung isang pangalan ay kahit sa puno ng kamatis, kahit sa kanya mag-sumamba, basta ikaw ay kumakatawan sa natawag na kabuuhan at kalikasan ng ating Lord Jesus Christ, kapatid, acceptable yan. Kahit sabihin mo, may sumisip lang ang boses mo. Basta tama ang nature na iyong understanding, kalikasan ng pangunawa mo sa nature ng God. Kasi maraming umiiyak sa harapan ng santo, maraming umiiyak. Maraming nagdadasal sa harapan ng santo. Nagnonobena, nagdadrosaryo. Maraming iba't ibang tiyatawag na rituals ang ginagawa. Sapagkat alam nila, kanilang pinapaniwalaan na nakakausap nila ang Diyos sa ganung sistema. But remember, the prophet says, may isa lamang lugar ng pagsamba at may isang lugar na tatanggapin ang ating pagsamba. No other than the name of Jesus Christ. Amen? Okay. There is no another name under heaven given among men. Walang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao. Whereby, isang, tingnan niyo po, no? Ibinigay sa mga tao na kanilang iksukat na kagaliligtas. No church, no creed, no nothing. Walang simbahan, walang credo, walang anuman. Only Jesus Christ. Good morning po. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus Christ, sa pamamagitan ng Jesus Christ, diyan tinatanggap ng Panginoon ang pagsamba. Eh pastor, kung makikita mo, kami nagangatang in the name of Jesus Christ. Kami umaawit ng pangalan ng Jesus Christ. Yes, tama yan. Agree ako dyan. But the bottom line is, what is your full understanding about it? Nakita nyo? Kasi sabi ko mali lang sa Bible, hindi lahat nagkatawag ng Panginoon, Panginoon. Yan po yung panghawakan nyo. Maging maingat tayo. Amen? Sa mga bagay particular, sa mga bagay na pang-spiritual. Sapagat dito, tayo po nakasalalay kung talagang ikaw ay bahagi ng kukunin o iiwanan. Amen? No? Huh? It's a matter of understanding between the line of eternal and temporal. Amen? Because we are in the midst of it. We have the temporal and we have the eternal. Are you with me? Amen. Nagugulong tayo, kumakain tayo, nature ng temporal. Pero pag sama-sama tayong sumasamba, we have the nature of eternal. Are you with me? So kaya ang kinakailangan may position dito ay yung totoong pangunawa. Para totoong hindi masayang, para hindi mawala ng kabuluhan ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Ito yung pamamagitan lamang ng tamang posisyon, right positioning of understanding between the life of eternal and temporal. Amen? Okay. So sabi na, there is not another name, walang iba pang pangalan. Under heaven. Pero sinasubstitute na mga tao, meron pang nanay ni Jesus, Mother of God. Huh? Nakakalungkot, Mother of God. Meron ng nanay, yung God. Mother of God, sandali. Pagka God is eternal.
The great founding spirit, the self-existing one, who could be? Paano mangyayari? Nakilala niya yung nanay. Amen? Ang tawag sa kanya, self-existing one. No? Pag sinabi yung self-existing one, nandiyan na yan. Ha? Kusa siya nariyan. Kusa siya gumawa ng plano at blueprint para dito mangyari ang lahat ay nakatakda sa kanyang kanasipan. Amen? Kaya dito sa uling panahon, kapag sa Panginoon, ipinuposition ka niya. Hello? Inilalapat niya ang mga pangbahagi pang-eternal mo sa kaligasan ng kanyang pagiging Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sabi, ano, huwag tayo masyadong maging panatiba, huwag tayo masyadong maging abala sa mga temporal na bagay. Amen? Huwag natin masyadong pag-aksayahan ng panahon yung mga bagay na maaaring manakaw, maaaring masunog, maaaring mawala, dahil yan ay ang kalikasan ng temporal. Sabi nga lang, seeking first the kingdom of God, kingdom speak about, tinawag na, unseen thing. Kingdom of God speak about yung mga bagay patungkol sa kalikasan nature ng Diyos na hindi kayang maabot ng pang-temporal na kalisipan. Kaya yung pagsamba, hindi ito gagawin, hindi natin kailangan gagamitin, hindi natin magagamit, rather, tamang terminology, hindi natin kailangan magagamit ang ating intellectual. Ha? In worshiping the Lord, in understanding the Lord, hindi mo kailanman makikita ang Diyos gamit ang pang-temporal mong natutunan. Kaya ibabalik ko natin ulit, ang Diyos ang may kalooban, dito ka magbubuksan. Siya ang may kalooban na mabuksan ka. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pangunawa makikilala mo ang Diyos. Hello? Amen. Makikilala mo ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Dahil yung pangunawa na plus sa'yo, galing yan sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi kailanman kapatid sa Panginoon. Walang tao, literal, natural birth na makakaunawa sa nature ng God. Then ang God ay eternal. And we have temporal matters. Andito sa mga temporal na mga bagay. Amen? No? Kaya na ito ay sa pamamagitan ng kanyang isang kalooban. Kaya makikilala mo siya, hindi dahil nakulawaan mo siya. Dahil makikilala niya, dahil gusto niyang makilala mo siya. Nagawa niya? Nakilala mo siya sapagat yan ang perfect will niya sa'yo. Siya ang nagpakilala sa'yo. Hindi mo siya nakilala dahil sa karunungan mo, kundi siya mismo ang nagpakilala sa'yo. Kaya mo naunawaan siya. Hindi sa pag-aaral ng Bible school, doctorate and so forth. Hindi mo siya makikilala yan, kapatid. Alalahan mo, temporal yan. Kung anong meron isipan daw ka si Greg Einstein pa yan. Amen? Hindi yan. Yan ay ang kalooban at regalo ng Diyos. Amen. In a supernatural way. Amen? Kaya kapatid, yung pagtitipo natin dito, labas dito yung mga pang-temporal. Kaya makikilala mo ang Diyos ngayon, hindi sa pamamagitan ng intelektual. Amen? Amen? Makikilala mo siya sa kanya mismong kalooban, nature ng eternal. Amen? Amen. So, no church, no creed, no nothing. Tignan niyo po, no? Walang simbahan. Ngayon, nakunawaan ko na, no? Talaga mga kamangmangan na maraming simbahan. Pag hindi ka Jesus, Jesus is Lord. Impyerno ka, kailangan Jesus is Lord ka. Ang ibig sabihin, dapat member ka sa kanila. Para may buhay na walang hanggang na. Tingnan mo yung kamangmangan ng mga tao. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Many perish because of lack of understanding.
Ito ang sinabi ng Panginoon. Marami niya papahamak dahil kulang ng pangunawa. Amen? Ang masakit yan, maraming tao. Kung anong napakagunawaan nila, tinatayuan na nila. At nalilinod, nakikita na nilang tama yung nakikita na nakagunawaan na nilang mali ang kanila at tama yung nagdinig. Pero andyan pa rin sila. Naninindigan pa rin sapagkat sabi ka nito yung pag-aralan namin sa Bible School. Ito ang tinuro ng bishops namin. Ito ang tinuro ng aming mga Bible scholar namin. Problema ito, malaki. Pag sa aking Bible scholar, speak about pinag-aralan mo talaga, sinulungan mo ng kilay. Talagang nag-pursing ka. Pero hindi nga doon. Hindi yun ang tamang understanding sa pagsisikap mo. Walang pagsisikap na pwede umabot sa Diyos. Remember the Lord's statement say, walang tao karapat dapat sa paligid ng Diyos. Amen. Kaya kung sinabi walang karapat dapat na tao, speak about your natural birth. Kahit anong sunog ng kilay mo, kahit anong gawin mo na talagang haas, hindi ka na kumain para magbasa ng Biblia, hanggat hindi ang Diyos ang nag-aalal sa'yo to understand. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi makalalapit sa akin ang mga tatay, balik makalalapit lamang sa akin yung mga ibinigay sa akin ng Ama. Amen. Naunawaan po natin ito. Ang God ang nagbibigay. Yes, I do believe meron tayong token.
Pero yung token, dapat ito mismo ang gagawa. Gagawin na. Kahit may token ka kung hindi tinanggap ng binibigyan mo, wala tayo pa kayo nagpapak. Amen! Yung token, speak about yung matibay mong pinanghahawakan. Amen! Pero kahit ako may token, halimbawa, pamilya ko, may token ako, sabi ka ng prophet, maliligtas din may token, may nagawa ka isang bagay. Pero hindi na nga mahulugan na yung babaeng patutot na nagligtas sa mga spy ng Israel, no? Eh yung nasa kambahayan, eh ligtas na sila doon, hindi pa rin aklog, bakit? Doon lang sila sa time na yun. Sa mga oras ay doon lang sila naligtas. Nakita nyo? Yung panahon na yun, over lamang yung tinatawag na kung ano yung nabitawang pangako. Pero outside the promise, wala na itong kapangyarihan. Nawalawa kayo? Yes. Ang sabi ni Joshua, mamaya, lulusubin namin ito, papatayin namin lahat, baka matanda, hari lahat. Pero ito, yung aking headband, itong headband dito, kilala ito lahat ng aking mga kawal na papatay sa lugar na ito lahat. Itong mga headband na ito, italing mo ito sa tarangkahan, sa pintuan ng sa handel, ng iyong pintuan. At pag dumating at nakita ng aking mga kawal na nandiyan ang aking headband, hindi nila yan papasukin para patayin ang mga nandiyan. Hindi. Dalapasan nila yan. Yung event ngayon lamang, are you with me? Yung event lamang ngayon, doon lamang, pero pag natapos na na-restore na lahat, naging maayos na yung visa ng kasunduan, matapos na yon. Kasi wala na kasunduan, hindi natatapos. Are you with me? Lahat nagtatawag ng covenant, may katapusan. Amen? Yung token, may katapusan din yan. Ayan mo ba? Regarding sa tenag sa labas ng kasunduan. Amen? Let pag lumabas ka sa kasunduan, sigurado tapos ka. Amen? Clear po ba? Amen? So kaya nga po, tayo mga ligtas ng Panginoon, kahit gano'ng kasinsir tayo, hindi ito covered para maligtas ang pamilya mo, sa bahaya mo. Meron kang natawag na full authority para i-guide sila. Amen? Para i-guide sila. Amen? Lalo po kami mga tatay na narito, tayo mga tatay ang binigyan ng Lord ng pagkakataon para i-guide natin ang tama ang ating asawa, ang ating mga anak, tayo ang pinagkatiwalaan. Huwag mong ibibigay sa asawa mong babae ang autoridad para pangunahan ka. Mamamali ang nature ng Diyos. Pero the problem is, huwag mong i-take advantage yung bagay niya para masunod ang lahat ng layaw mo. Dalangin, tatay. Hindi naman po sinabi ng Diyos na ikaw manguna sa kambahay mo, eh pwede mo lang putos-putosan yung asawa mo. Pwede mo lang kurot-kurotin sa mutsamunutan dahil huwag kang magpapaanan, ako ang tatay dito. Wrong. Speak about yung father, yung full authority, meron kang malinaw na pagpapasya. Na ang pagpapasya mo bilang ama ay bahagi ng sinasawang nakaalaman ng Diyos. Yung po ang tama. Kasi pagkakot ko siya, eh sabi ni Pastor, magpasakop ka sa akin. Eh, hindi mo mga anak, magpasakop ka sa akin. Bili mo ako ng sigarilyo, magpasakop ka. Kasi sabi ko narinig ko si Pastor. Ha? Diba? Mali pa rin. Okay. Kaya nga yung importante dito, no? Yung full understanding talaga. Yun lang, wala na kong iba. Amen? Amen. Okay, so the message of the hour is to restore back the heart of the children back to the faith. Tingnan niyo po, no? Kasi itong message of faith, hindi ito po pwede magkakiwalay. Sabarag yung message and faith in between the line of your heart. Andyan yan. Itong dalawa nagkakasundo ito, yung mensahe at pananampalataya, nagkakaroon din ang kasunduan, nagkakaroon din ang autoridad dito. Sa puso mo, kaya sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panglabas.
Samuel, tumitingin ako sa puso ng tao. Kaya naging ang pag-unawa ng marami. Pwede naman ako magpa-sexy kasi ang Diyos naman, tumitingin naman sa puso, hindi naman sa buhay. Hindi naman sa panlabas, hindi sa puso. Pwede ako magpa-sexy, pwede ako magputol kasi mabait naman ang Diyos. Wrong. Yung sinasabi na sa puso mo tumitingin, ibig sabihin niya kapatid, nag-i-doon ba yung nature niya kung meron ba siyang nature doon? Kasi na-identify niya yung kanyang bahagi na taroon sa puso. Hindi kailanman po pwedeng ma-identify ng Diyos ang kanyang sarili sa puso ng tao, sa isip ng tao, ikabag na intellectual, dito. Dahil ang nature ng iyong spirit, talaga ang kaluluwa ng espiritu. Hello? Amen? Amen? Kaya kapag sa Panginoon, ito ang dapat maiayos. Ito ang dapat na ipaayos sa mga hindi. Wala ang kagabatan ang tao na mag-ayos ng puso niya. Only God. Amen. Only Christ. Yes. Kaya kaya pa ng sikap ng isang tao, talaga, oh Lord, revival ito. Wala. Kasi puso. Muso at isip ng intelektual kumakabog ng loob. Kaya pagdating ito naman, nabubugbog na naman ang anak, nabubugbog na naman ang asawa. No? Kahit gaano kasinsir sa natawag na pagsamba o paglilingkod ng ang isang Kristiyano, sabi, hanggat andun siya sa nature ng hindi pagkakaunawa, blanco sa kaisipan at nature ng kaligtasan eternal, hindi niya kailanman ay posisyon ng tama ang kanyang katwiran o ang kanyang desisyon. Kasi pag desisyon mo, merong connection niyan sa kung ano ang pananampalataya mo. Pag mag-desisyon ka ngayon, kapalitandaan mo, the nature of your soul is the spirit. Now, what is the nature of your spirit? Ano yung kaligtasan ng spirito mo? Yun ang pagpapalataya, yun ang nag-develop sa tatawag na kaluluwa, at yung kaluluwa, yun ang nangiging attitude mo. Spirit, soul, and body. The nature of the soul is the spirit. Kung ano yung espiritu mo, yan ang nature ng tao. At kung ano yung nature ng God ng espiritu, na siyang sumasangka at nandito sa tatawag na soul, ito yung nagiging ugali niya sa labas. Diba? Kaya nga, kinakailangan ma-restore back yung faith. Kita nyo? Amen? Yung faith ang dapat talaga. Amen? Sa heart ng mga anak. That once delivered to the saint na minsan lang na ilapan na hayag sa mga banal. Tingnan mo. Kaya sabihin, nahayag na ito. Tapos na ito. Amen? Sabi ka nila, finish na. Nahayag na ito. Once delivered to the saint na minsan lang na ipaabot, na nadala, na buksan sa mga banal. Tapos na ito. Kaya na i-restore ka na eh. Bakit nasabi niyo? Kaya sabi ngayon, yung katawag na nagsi. Diba? Kasi nangaral midweek namin, yung nagsi. Kaya meron pong terminology na nagsi dahil nung una nagtama siya. Hindi ko pwede siya masabing nagsisip kung talagang mali na siya noon pa man. Kaya sinasabing nagsisip na kung una, panimula, tama siya. Nagsisip ka, nagdadaya nga lang. Yun ang tama. Amen? Hindi masasabing nagsisip na kung sa simula pa lamang ng kanyang paglilipod, mali nga. Hindi po ito po pwede masabi na nagsisip. Amen?
At hindi po kailangan madidisip yung nature ng God. Yes. Sino man yung pinanganak ng Diyos ay kailangan din nagkakasala. Yes! Kung sino man ipanganak, ang tanong niya ipanganak na ba? Sa tao? Sa'yo? Hello? Amen. Maraming layman na kasi parang kailan. Maraming na nag-aanggin. We are born again Christians! Sandali! Asan na? Buhay na ba? Pag daming born again Christian, ibig sabihin, you are really feel. Yung malaya yung nadadama. Yung tinatawag na kapanganakan ito. Hindi ito letra by letra, kundi ito ay experience mo. Hello? Experience ito. Ang pagiging Kristiyano, kaya nga Christ, Kristo. Kristiyano, ibig sabihin, may nature ka ni Christ. May bahagi ka ni Kristo, kaya nga Kristiyano. Diba? Kaya po yung nagtatawag na Christian, dahil dala mo yung nature ng Christ. Pag dala mo yung nature ng Christ, you are act like a Christ. You are designed like a Christ. You are living like a Christ. Like Christ, brother. Diba? So, just simple as that, mga kapatid sa Panginoon. Let's go on. Your life will be dominated by that inside. Yung buhay mo ay pinangungunahan kung ano ang nature ng nasa loob mo. Yan, ha? Your life will be dominated. Domina, yung pinangungunahan. Dominate. Speak about kung ano yung namunguna sa iyo. Amen? Yung buhay mo. Speak about nasabi natin kaganina, di ba? Kung ano yung nature ng soul, ng soul ay yung spirito. Amen? Kaya your life will be dominated by the inside. Yung inside, hindi yung panglabas. Kasi yung mga nagpapasexy yan, yung nagpuputol ng buhok, wala yung, hindi, actually kapatid, ang may dahilan doon ay ang nature ng kanyang kaluluwa. Yun ang bottom line, kaya siya nakapagpapabutol, kaya siya nagpapasexy. Pag bakit mo, hindi pabukas sa kanya kaisipan, hindi pa talaga inausap siya ng Diyos para sabihin ang mga bagay na balik niyang ginagawa. Iba lang ang Diyos ng mga pangunawa, hindi nga tao eh. Kaya alam nyo kapatid, may mga tao pa rin, tignan nyo ha. Yes, oo naman, oo. May nature ng pagsunod. Pero dahil nga po sabi sa Bible, pinalo kayo, ha? Atingin na. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Ang cute. Alam niyo mga kapatid yung baby niya, nila brother, ang hindi yung baby niya. Nakikita niyo ganyan yan, pero yung soul niya malaki. Kung ano, kung gano'ng ang laki ng soul ng tao, ganyan ang soul niya. Walang baby na soul. Walang spirit na soul. And kaya siya nakaporma ng ganyan. Then, dumaan siya sa natawag na natural birth. Yes. O yan, bata na yan. Makinig kayo. Mga yung bata na yan, bukas yung langit yan. Bukas ito, hindi niya natatanaw kung ano ito. Hindi niya alam kung anong meron dito ng bubida. Hindi niya, ang alam niya na ang nakikita niya yung takas diretsyo. Bakit ka mo? Sinilip ko yung mata niya. Amen. Hindi ka gaya ng mga mata ng tao matatadala na kung ano ano yung puntahan. Diba? Yung ganyan, sister ko eh, kung hinahatak ko na yun. Pag lumingon niya, hindi niya nakikita yung bubida. Hindi niya nakikita yung pag-ibig, nakikita niya yung Diyos, yung langit, lupas. Amen? Magigisig ka, makinandigon, magigisig ka. Pag-mamastad ko siya, parang may kalaro. Magano-gano siya. Bakit ka, mga angel? Ha? Ha? Nagdilipad-dipad, alam niya kung paano dumilipad niya. Kasi yung pressure is yung maliging. Remember the Bible said,
ang salamin ng ating kaluluwa ay ang ating mga mata. Can you think about unseen things? Yan sabi ng Bible, ang salamin ng ating kaluluwa ay ang ating mga mata. Yan, ayan bata. Okay. Your life will be dominated by the inside. Okay, let's continue. Ito po tayo sa ating main reading. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Nagkaroon po sila ng conviction. Nakita niyo? Amen? Bakit ka mo? Kasi, dito kaya, yung puso ang nasugatan, hindi panglabas, nasugatan yung puso nila sa sinabi ni Paul. Kasi si Paul that time, siya yung natawag na isa sa nabahaginan ng bilang apoy. Yung first revival na sinasabi, yung natawag na former rain. Amen? Kaya, yung mga tao, sinabihan ni Paul, itong, alam niyo ba, itong si Jesus na inyong pinapako sa krus, siya yung ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nasaktan ang kalooban nila, bakit ka mo? Ibang usapan na yun. Sa pagkakit nagsasalita sa kanila, press from heaven. Hindi po yung nature ng paglabas ni Peter, kundi yung Espiritu pumasok kay Peter, yun ang nagsasalita. Kaya, nakundig ang puso. Diba? Ng mga tao na nakapakinig sa sinabi. Tignan nyo ah, iba yung nakakarinig. Iba yung nakakita sa nakarinig. Kasi yung panahon na yung nagkaroon ng katawag na yung pag-call ng Holy Ghost. Lahat nakakita pero may dalawang bahagi ang narunod. Yung iba sa mga pumanganasin lang yan. Pero kung ang nakakita nila, yung katawag na talagang grabe yung katawag na sobrenatural na nangyari that time. Pero nahagin na naman yung mga tao. Yung iba naniwala, ito yung mga naniwala. Yung kanilang puso nasaktan, na ibig sabihin, nagkaroon sila ng conviction, hindi condemnation. Kasi ang diablo nagko-condemn. Ang espiritu ko nagko-convict. Ha? Kaya nga pag sasabi, ay nako, walang kwenta yung pastor na yan. Yun ang tinatawag condemn. Pero pag sinabi mo na, alam mo pastor, mali ang ginagawa. Conviction! Ganun nga. Diba? Okay. Men and brethren, what shall we do? O, ito na. Nagsimula na magka-interes sa mga bagay na dapat na maunawaan nila. Bakit ka mo? Dahil may nangusap. Diba? Hindi unaunawaan ang salita dahil na hindi mo man natanggap ang pangunawa dahil sa sarili mong pasya. Hindi po yan, diba ba? Hindi mo na unawaan ang isang bagay dahil sa sarili mong kagustuhan na pagsisikap mo. Sabi sa Biblia, iba lamang ibagay sila sa akin ng Ama. Yung Ama ang may kalooban. Hindi po yung Bible school, seminary, para makilala si Kristo. Remember, Christ is the Word. Si Kristo, si Jesus ay ang Kristong nagkatawang tao. Amen? Okay. Based on and on pre-moral agency. Yung pre-moral agency, malayang pagpapasya. Okay. To the soul, there's conscience. Ang yung soul, may konsensya. Tignan nyo ha. Kaya na kung konsensya, kaya kaganyan yung binasa natin na nagpitin nyo ha. Nasabi nyo, nasaktan na kanila mga puso. Kasi yung puso, kasi yung soul. At dati, soul, there's conscience. Konsensya. Yung kalalawa kasi at sa puso natin yun. Tinamaan sila yung sabihin na convict sila, na konsensya. And so,
yung gusto niyo. Bakit kamo? That time, walang halong kasalanan ang nature, kalikasan ng Adam. Yung sinabi niya, gawin kayo mamulad yan kasi yung nature niya, alam niya, hindi magpapasya ito, si Adan, nang labas sa kanyang kalooban. Ganun na sinasabi, mayroon tayong perfect way, tingnan tayong perfect, pero tayo katawang primoral agencies na self-will. Amen? You will believe or you will to die. Na ikaw ba ay mabubuhay, mamamatay. Sabi ka na, self-will. Pag hindi mo tinanggap, wala yung mga gawa. Either one, you want to, is it your base on primoral agency? Base sa iyong malayang pagpapasya. Ngayon, Kristiyano, pag tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo as a body of Christ, katawag ng nobya ni Kristo, kampante ang Diyos na hindi kalalabas sa kanyang kalooban. Ang nature ng katawan ay ang ulo. Christ is the head. Hindi po pwede kumilos ang katawan at hindi nagre-restro sa ulo. In other words, pag natin Kristiyano, bahagi ng nobya, hindi ka nagawa ng labas ang ano ang sinasabi ng ulo. Amen? Amen. Based on free moral agency, and whatever a spirit that you let dominate you will bring forth the fruits. Amen. Kung ano ang kalikasan ng hahayag na pumuna sa iyo, pinangunahan ka, yan ang lalabas na bunga ng buhay mo. Bunga ng pagpapasya mo. Amen? Hallelujah. So many people rely upon these five senses on the outside. Diba? Ano yung five senses niya? Hearing, seeing, smelling, tasting, feeling. Amen? Lahat nag-request pa sa lahat yan. Lahat. Pero meron pang isa na sense, diba? Ha? They're fine. Sabi ko rin mabuti yan. Nothing against them. If they agree with the six cents, the soul. Ah, ngayon, may pandama pa, may kaanin na pandama. Nasa inside, yung soul. This spirit only can be of two works, two kinds. One of them is the spirit of God and other is the spirit of the devil. May dalawa lamang yan, hindi ko pwede magsama yan, makinig tayo. Hindi kailanman, meron lang dalawang kung pwede mag-dominate dyan. Either the Espiritu ng Diyos o either the Espiritu ng Devil. But hindi po yan the same time na kung pwede mag-manifest. Wrong! Amen? Okay, you cannot serve two masters at the same time. Hindi po pwede. You're wholly given to one or wholly given to the other. And if you've got the Spirit of God in you, you've got and you believe every word that God wrote at naniniwala ka sa bawat sinasabi na sinusulat na salita ng ating Panginoon. Wala kang dapat nalitapon, wala kang dapat laktawan, wala kang dapat nabahuhin, wala kang dapat na bigyan o salita ng ibang pangunawang interpretation. Yes. Amen? Praise God. So, puri na ang Panginoon. I-stop ko po muna ito. Amen? Magkaroon tayo ng punta na po tayo sa ating second part para mamaya meron pa rin po mga buwel pa rin po tayo. Okay, so punin natin Panginoon si Brother Kapuan. Nandiyan na po ba si Brother nga Jojo, Brother Jojo? Amen. Okay, so si Brother Jojo po yung ating pong magiging MC. Ay, oo nga po yan, ito. Okay, so praise God, nandito si Brother Kapuan. Okay ka na bro, mag-MC. Okay, ganun. Wala kasi Brother Jojo sa Manila. Amen? Si Brother Jigjig po yung MC. Then, ako po mag-opening prayer. Mag-present worship po si Brother Philip. Mag-present worship po Brother Philip. Mag-testimony po si Brother na si JM. Ayan po.
So let us continue to pray na pag-raise up ang Lord, no? Pagbangon ng Diyos ng mga magagawa sa ating iglesia, amen? Sa katawan ng ating Panginoon. Okay, so, okay po, Brad, pwede ka na mag-present. Okay, ano ka na po. So, dahil po muli ay magsipaghanda mga kapatid sa Panginoon. Amen? Amen. Thank you.
tulog sa presensya at sa kaharian at sa trono ng ating Panginoon through prayer. Father God, salamat po sapagkat nalaman ng Panginoon ang dalawang bahagi. Nakasakan Panginoon ang pagbibigay namin ng karangalan, pagsamba sa iyo. Panginoon, narito po ang lingkod at aking po itinatas ang bawat mga kapatid na nakatakda po para po gawitin sa aming pong pagsamba. Panginoon, simula po sa aming kapatid na iyo po ay itinakda po bilang magpaging tagapu, panguna as MC, hanggang sa bawat isang Panginoon na natawag po pang kumatawan sa gawain pagsamba at paglilingkod. Dakilang Diyos, nawa ay masumpungan sa aming mga buhay ang kalikasan ng totoong paglilingkod sa iyo at ang pagsamba sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang kaabahagi ng aming mga buhay na particular na Panginoon sa mga bagay na magpupuno po sa aming spiritual. And again, I pray sa mga kapatid na iwan ang kanilang mga tahanan upang makiisa, makikabahagi sa aming pagsamba. Dalangin po ngayong lingkod na ito pong bigyan ng kaayusan at kapayapaan ng mga tahanan ng aming mga kapatid. Punuin ang mga bagay na kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw at kasihan Panginoon katagbuin ang mga bagay na siya pong magiging kaayusan sa kanilang Panginoon. Salamat po mapagpalang Diyos at dalangin po namin sa lahat na narito Panginoon at mga naka-access through live streaming, Father God, Lord, I pray. Thank you po, Panginoon, kung ihatid ang iyong presensya, panghipo, Panginoon, sa bawat individual. At kung may karamdaman, magpagaling, Panginoon, kung meron kaguluhan, magbigay ng kaisan. At kung meron po, Panginoon, kung mga bagabag, meron mga pag-alala, bigyan ng kapayapaan, Panginoon. Hayaan, Panginoon, ang mga salita mo ay makatagpo ang lahat ng bagay maging pang-temporal ng ang spiritual. Salamat Ama, ito po ang lagi na itingkod sa pangalan ng aming Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Dara ko na po tayo sa ating pag-aralitan. Natawa ko po si Brother Jerry na siya pong marito sa atin. Amen. Isa po ngayon po para sa araw na pagkakita. Ako ay nagkakas na makita tayo ng araw at kasama ko po rin ang ating pangin. Kanta po tayo ng kung tayo gamitin. Kahit tayo.
Talagang nasasabi kong napakakuti ko ng ating Panginoon dahil hindi ko po inaasahan na bigla-bigla ko siyang mananap. Nag-check up po kami nung webis po. Sabi po sa check up niya, sabi ng doktora, kailangan mo ng kunin yung mga requirements. Kasi baka bigla, pagka emergency, may mahuhubot ka na o tirang na sabi ko ng doktor. And then po, pagkatapos po ng check-up niya, kumuha po kami, nagpakuha po ako ng loob ko dahil po kailangan po, isa po sa mga requirements na kailangan po may dugo para kung halimbawa po magkulang po siya ng dugo, may huubutin po siya, may huubutin po sila. Pagkatapos po nun, nagpa-swab test po kami, sa awa po ng Diyos, hindi po siya nag-positive, negative po siya, kaya pagkatapos na po ng lahat, umuwi po kami. Hindi po namin inaasahan na pagdating ng madaling araw, dinudugo po siya. Sabi ko, nanalangin po ako na masana po, wala pong mangyari sa kanya na hindi maganda. Tapos doon, talagang sabi ko, Lord, sana hindi mo po kami pabayaran na yung isis ko po, dinudugo na po. As in po talaga, na madami pong dugo na lumabas sa kanya. Schedule niya po, hindi mo po pa. Sabi ko, wala lang talaga, kailangan natin mag-emergency CS, sabi ko. Kaya, kinumagaan po, tinakto po ng hospital. Salamat po sa ating Panginoon dahil sa apat po ng oras, hindi niya po siya pinabayaran na kahit na naging hilang yung tiyan niya na naliligo pa na dapat hindi na po sana niya maranasan. Kaso talaga, siguro pumunta na po doon. So, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na pagkatapos ng CS niya, successful naman po na wala pong nangyari dahil po sa ating tulong at kabayatan po ng ating Panginoon. So, lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, binabalik ko po sa kanya ng pinakamataas. Amen. Amen. Lahat po natin mga kapatid na ating Diyos ay mabuti at salamat po natin ang puso sa ating buhay. Andyan siya, hindi po tayo pinakabayaan. And, Amen. Sina pa po mga pandit na gusto mong pagdating? Amen. At sino po ang gusto mong magdatog ng awit sa ating Panginoon? Maasa ako na ang Panginoon ay nariyan na
siya yung aking pinagkakatiwalaan na hindi siya nagpapabayad, nagpukulang. Yan lang at maraming salamat sa Panginoon. Sa araw-araw yan ang kalakasan ko na binibigay ng Panginoon sa araw-araw na gawain sa pagkakaraw-araw. Yan lang at maraming salamat po. Amen. Amen. Sino pa bang gusto mong mag-testimony? O magbigay po ng awit sa ating Panginoon. Amen. Sino pa ba ang gusto mag-testimony?
Amen. Amen. O kung sino pang gusto magbigay ng alak sa ating Panginoon. Thank you.
Simulan na po kayo. Upo muna. Ako pa rin nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa patuloy niyang pagbibigay ng blessing sa aking pamilya at pag-iingat sa amin araw-araw. At isa pa po na, pinapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang ginagamit upang marinig ko ang kanyang salita. Dahil sa kanyang salita ay may nabago po sa akin ng buhay. Maraming salamat po. At pinabalik ko na po ang mic sa ating MC. Amen. So, amen. Marami na po tayo sa ating territory o kaya pagbibigay po ng una po sa ating Panginoon. So, kamdahin po na natin ang good things. Lord, my name.
Pagpatuloy po tayo ngayon, amen. At alam po natin na medyo iba po yung panahon ngayon, mainit. Amen. Amen. At sige po, tayo po muli ay mag-focus sa ating pong pag-aaralan. Okay, dito po no, sa ating pong main reading pa rin ko, no? Naka-isulog po ito sa ating main reading. Sabi po kanya sa verse 38. Then, okay, sabi, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Narinig yan? For the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen? So, dito malinaw mga kapatid na nagbabautismo tayo in the name of Jesus, na para po to show na tayo po ay oneness. Amen? Kasi yan po yung gala pa na ng competition sa pang-religion. Hindi po tayo makompetitor dito. Amen? Amen? Dito magiging na po natin ang tamang lapat ng pagbabautismo. Yung una sa bautismo ni Juan, wala pong dinescribe na kung ano ang dapat sabihin. Basta lumuso, inilumbog ni John the Baptist, tapos na. Amen? Pero dito, ang bautismo na binibigas dito at itinuturo at ini-impart sa atin sa uling panahon ay patungo sa pagkilos at regalo ng Espiritu Santo. Amen? Kaya sa panahon na yan, wala namang kristyanong nabautismuhan. Sa panahon ni John, walang kristyano na nabautismuhan. Ayun po ba? Sa panahon ni John, ang mga binabautismuhan ay bahagi ng Israel. Are you with me? Amen. Amen? Pero sa uling panahon, dito po, in-impart na natin, Panginoon, sapagat si Jesus speak about yung calling sa individual na natawag na child of God. Nations of God. Kasi yung nation of God, nag-bautismo din po in the name of John the Baptist. Amen? Remember si Jesus Christ na palito, hindi para po buksan o makilala ng Israel. Kundi si Jesus po marito para ipakilala ang kanyang sarili sa mga Hintil. Kaya, yung pagmarito ni Jesus Christ, yung gospel ni Jesus Christ, ay subalit hindi umaadres sa kanyang nobya. Amen. Walang iba. Kasi kung ang pagparito ni Jesus Christ at dalagala niya ang gospel explanation, ang gospel book ito ay para sa mga Israel, mauunawaan ito ng Israel. Pero hindi para sa kanila yung gospel. Amen? Yung gospel, speak about the whole world. Give for the whole world. Amen! For God so loved the world, think about the world, amen? That He gave His only begotten Son, amen? So yung Son made a long message, at yung Son, taglay niya, yung message of the hour, the fullness of gospel of Christ, alam mo ba? Ibanghelyo ni Kristo. Kaya kung makikita po natin dito, in the name of baptism, in the name of Catholic Rock, in the name of Jesus Christ. Yes. In the name of Oneness Rock, in the name of Trinitarian Rock, in the name of Jesus Christ, we need to be baptized. That is the exact and right formula. Amen. For the remission of sin. Amen. Walang paglilinis, paghuhugas ng kasalanan without repentance na ito. Repent and be baptized, alam po ba? Pero yung calling without repentance ito, yung pagpili niya without repentance ito. But remember, we are here in the very best house. Amen? Kaya importante kapatid na dumaan ka rin sa tatawag na pag-repent. Sabagat ikaw ay kinakailangan ng
taglay na dapat po na humingi ng tawad. Amen? Yung calling niya without repentance po ito. Naniniwala ko din, sabi po ito ng prophet, yung calling niya without repentance. Amen? Calling yun eh, pagkatawag yun, hindi po ba? Pero you need to understand the process. Amen? Amen? Kailangan dumako ka sa proseso. Ito kasi minsan na naging nababypass ng marami. Ay, pag message believer, okay na ako. Kaya na gawin ko, okay na, may dalina ko. Yes! Ano ko naman yan? Pero remember, meron kang dapat puntahan. Amen? Meron kang dapat nalakaran. Sabi niya ni Jesus, ang kalayaan at ay hindi para, yung kalayaan kasi hindi para gawin lahat ng bagay. Kasi sabi sa Biblia, di ba? Yung freedom na binigay niya sa atin, hindi para malayang gawin mo na magkasala ka dahil mayroong grace wrong. Amen po ba? Yung freedom speak about, yung tatawag na right direction at yung freedom kalayaan para malayang mong mabaybay, maunawaan, malakaran ng kanyang kalooban. Amen. Okay, let's go. Sa ating pong quotation. If truly God has convicted you, kung totoo talagang kinundik ka ng Diyos, sabi ka na, no? Peter said, prepare and be baptized everyone of you in the name of Jesus Christ, and you will shall receive the gift of the Holy Ghost. And here we have people up at the altar, tarrying for this and tarrying for that. Yung mga tao na sinuod daw sa pulpito, baktanggal dito ng salita, tanggal dito ng salita, ayan. Ha? Binabago ng salita, binidisplace ng salita, ayan po ba? O tingnan nyo, in the name of Jesus Christ, pero marami tingnan mo, magpapabutin mo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, tingnan mo, tinanggal, tarrying, inikap sa iyong kala. Amen, tanggal na mga kung ano-anong mga, kung ano lamang ang alam nila, kung ano nga, pinaniwalaan nila, yun na lang, tapos na. Ha? Wala, ito po yung problema, yung gagawang ng pre-moral agency. No? Yung pre-moral agency na kalabi na po ang nagkaganyan, sometimes ito po ay problema sa mga walang calling. Bakit ka mo? Sabagat yung kalayaan pagpili, namamali ang kanilang pagpili. Kung yun ang yung nagiging proof, yung bunga ng kanilang pag-uugali. Ayun po yun. Amen? Amen? Kaya ito po makikita po natin. When the good would make God's word of none effect, ginagawa nila na walang epekto ang salita ng Diyos. Tinatanggal nila ng nagtatawag na autoridad ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamali nila ng interpretasyon. Yung salita ng Diyos, andyan siya, mga pangyarihan. Pero dahil na tinatanggal ng iba't ibang pita, nilalapatan ng iba't ibang interpretasyon, nawawala ng bisa ang salita. Amen? God has got to take care of His word. Kapatid, walang pupwede sino bang mag-ingat na salita kundi siya mismo na may pag-aari ng salita. Amen. And the minute you meet His requirement, God will answer His word that quick. Pagmatagpo natin, pagmasukuhan natin, ano po yun? Yung ganyan, pamamahala, ilagay na dapat mong pagpuntahan, mararanasan mo siya dyan. God will answer His word. Amen? Huh? Amen? God will answer
Dinadala mo sa mga lubak-lubak at mga bangin ang mga tagasunod mo. Sabi ng Panginoon, hallelujah, ang pastol na bayaran, no? Oh, doon sa hukay, pati yung kanyang mga, ibig sabihin ba, ang ship, no? Na ang lingkod ng Diyos na bulang. You know? Kapwa sila panghulid sa hukay. Pag ang pastor ay bulang, ibig sabihin ng bulang, hindi niya nakikita yung nasa loob ng salita. Lahat ng mga tagasunod niya, lahat yan, bullseye doon sa bangin. Totoo yan. Sinabi niya yan. No? Pag ang isang nagpagkakay ang bulang, yung mga tagasunod niya, kapwa sila panghulid sa hukay. Bakit ka mo? Moral teaching. Magandang magaling naman si pastor. Talaga nagliligin ang nagliligin niya kami. Tandaan nyo, si Satan anointed Jerome, anointed siya. Ang Diablo anointed din siya. He has the full authority to anoint his own. Amen. Meron siyang buong-buong kapasidad para i-anoy, palakasin ang mga maling aral. Ang yun na sa salita, hindi pa rin pinaniniwalaan. Yun ang tawag ng mga anti-Christ. Anti-Christ, speak about anti-word. Ganun lang kasimple. Pag sinabi ng Biblia, bawal ang pastora, that's it. Wala na! Amen. Walang babaeng pastora, walang babaeng pag-aaral, that's it, period! Yes. Pag ikaw ay nagtayo, ibig sabihin yan, isa lamang ay ibig sabihin, you are a positive anti-Christ. Amen. Then anti-Christ, ka bang anti-word? Walang iba? Amen! Okay. God will answer His word that week. Hallelujah! Because He's there to wait for you. Andiyan siya sa salita niya. Amen. Hindi siya lumalabas sa kanyang salita. Kaya hindi siya pwede pa-please sa doktrina ng mga tao. Amen. At doon lamang siya, hinihintay ka niya doon mismo sa kanyang salita. Amen. Hindi po ako yung mensahero. Inuulit ko lang po ito. Ha? Speak what the spirit and what speak what the scripture of what the message speak. Amen. He is there to wait for you, but you see people saying, "Oh, unless we shout or unless we speak with tongues, let me dance in the spirit." Ayan. Ito po yung katawag na kanilang identification para kahit makita nyo makilala yung tinanganak na sa Espiritu Santo. Ano yun? Kinakailangan nila, sumigaw sila, kailangan nila magsalita ng ibang wika, magsasayaw sa Espiritu, magugulong sa Espiritu kung ano-ano yung ginagawa. Meron pa ko nakita sa YouTube, yung pastor binubuhal ko niya, binabalibang kung saan saan. Kasi filled with the Holy Ghost. Flow! Amen! All those things are right. They're all right, but they have nothing to do pertaining to salvation. Wala itong kakayanan, kahit pumulutay ka, magtutuwan ka yan, dahil sabi mong filled with Holy Ghost ka, wala yung kinalaman sa tinatawag na kaligtasan. Amen. Pag walang patigasin ang puso mo, yes. Kahit nanonood ka yan. Amen. Amen. This message, yung mensahe ng propeta, to position his own man. Amen? Nothing and not a thing. Because as soon as you repent of your sins, if truly God has convicted you and you've repented and been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, no! In baptized in the name of Jesus Christ's name, God is under obligated. God is obligated to give you the Holy Spirit right there and there. Amen. Kaya kapag nasa, pag nasumbuhan mo yung kanyang pamamaraan,
kapangyarihan ng salita, kapatid. Amen. Pero nawawala ng kabuluhan dahil napawasan, tinatanggol, nagkakaroon ng attachment sa mga bagay na pang-literal, pang-intellectual, pang-secular, nilalapatan ng mga bagay na may bahagi ng pang-temporal. Amen. Kapatid, hindi tayo nagigimong dito, hindi tayo nagpe-fellowship dito para mabuong isang kongregasyon, mabuong isang sekta. No! Hindi tayo ganito. Andito tayo sapagkat andito na po ang mensahe sa huling panahon. And you are blessed. Yes. Mapalad ka, kapatid. Yes. Sapagkat ang paningin ng agila ay binibigay sa iyo. Amen. Amen. We are not survivor. We are the great conqueror. Amen. Amen mo ba? Amen. We are overcomer. Amen. Hindi tayo survivor. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, glory. Okay, let's go for another quotation. Sin is unbelief. Hebrews chapter 10, verse 26. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Tingnan niyo po, ano? For if we sin willfully, yung pag tayo nagkasala ng talagang kaloopan natin, pag talagang alam mo yung tama, pero gumawa mo pa rin naman, you willfully yun. Eme po ba? After that, kasi ganito kasi yan eh. Alam mo na Kristiyano, tama ay mali ang gagawin niya, pero sabi, bali mapagpatawad naman ang Diyos. Yan ang nagiging excuses ng maraming tao. Okay, kasi minsan lang naman ito, mapagpatawad naman ang Diyos, yan ang nagiging excuse ng maraming Kristiyano. But remember, ang sinabi po ng Biblia, willfully, yung kalooban, alam mo mali, pero ginawa ko pa rin, sabi na lang, wala nang sacrifice na mo pwedeng magbayad dito. No? Kaya mas mabuti pa rin na-receive ka. Kasi pag namin na-receive, hindi mo alam, pero nagawa ko, yun na daw ang na-receive. Pero, ang Diyos, after siya, sa mga nawawala, hindi sa mga nagwawala na Kristiyano. Diba nyo? Yun ang nagwawala. Alam niya ang kasalanan, ginagawa pa rin, nagwawala yun. Ang subject ng gospel, to find, yung mga nawawala. Amen? Hanapin yung mga nawawala. Hindi, hanapin yung mga nagwawala. Hello? Nakakatakot, wala ng handog na hangin. Kahit pagpatay tayo ng puting manok. Kahit paglaga ka ng itlog. Kahit paglagay ka ng kandila na parang may multo sa gabi. Wala ng handog at hangin na pwedeng tumubos sa iyo. Sapagat ikaw, alam kong maliit yung ginawa ko pa rin. Wala ng handog para sa iyo. Matapos mong malamit, matapos mong maunawaan, malaman ang katotohanan, no? At ginawa mo pa rin yan, wala nang ibang handog para sa ginawa mong ino. Amen? Sin is unbelief. Ang kasalanan ay ang tinatawag na hindi paniniwala. Yun ang point of view, yun ang bottom line, pinagsimulan ng kasalanan. Yan ang pinaka-root. Ha? Yan ang pinakarot ng kasalanan. Yung pagnanakaw, mga bisyo, yan po ay mga attribute na ng kasalanan. Nangyari yan, yung pagpapaninigari ng mga bisyo, kung ano lang naman, dahil nga merong nangyari hindi paniniwala sa katotohanan. Hello? Amen. Okay. Dito po tayo. Praise God. Guilty of the least, guilty of the whole. Ang nagkasala sa maliit, nagkasala din sa malami, You got to surrender yourself to God and let the Holy Spirit
Ikaw na nalagad ko ang anak ng Diyos. Umalis ka dyan. Hello? Amen. Sorry. Let the Holy Spirit lead you. Hindi ka ililid ng Holy Spirit sa mga mali. Amen. Hindi nagkukonsente ang salita sa mali. Pag nagkasala sa maliit, nagkasala sa malaki. Dahil hindi mo pwede mag-uho malaki pag wala maliit. Hindi yung white lie. Amen. Amen. That's right. We are sinners because we're not believers. Tayo'y mga makasalanan dahil tayo hindi mananampalataya. Hindi naniniwala. Hello? Amen. When the priest sat there in those days that Jesus thrown Peter and vipers and snakes in the grass and their father was the devil and so forth, those men lived just as clean as they could walk, but they were led by their church. Hello? Pinagpunahan lang sila ng simbahan. Kaya yung mga gumagawa ng mga maling pamamaraan, mga pastora, pinanuko na ang sila ng simbahan, hindi ng Holy Ghost. Kasi simbahan, pero may Biblia yung simbahan. Pero, ulitin ko, ang pinakatanong dito, ano ang namumuna sa'yo? Holy Ghost? Sinungaling ang isang tapos natin, Holy Ghost na namumuna sa kanya, pero gumagawa ng pagpuputo ng buhok, nagsusyon, nakikita yung puso sa pag-asigaw din ng Holy Ghost. Wrong! Sinungaling ka, Kristiyano. Walang natutuhanan ng pangangaral ng kadyano ang kapalit. Kahit ka ang mapagbigay. Hanggat lumabas ka sa sinasabi ng Biblia, you are anti-Christ. Period. Pero kapatid dito maganda, may inu-over ang Lord. No? Sabi ang ating Panginoon, ha? Come out from her, my people. Kung talagang ikaw ay bahagi ng Diyos, kung ikaw ay talagang bahagi ng pagkatawag ng Diyos, pag narinig mo ang kanyang tinig, huwag ka nang maging matigas. Come out! Alis ka na dyan. May pagkakataon kapag may tama ang mali. Hanggat totoo ang Espiritu ay nasa puso mo, ililig ka sa tama. Hindi namumungsindi ang Diyos na okay lang, anak, na ikaw lumabas, nakita na halos yung lahat ng kaluluwa mo. Okay lang ba, anak? Kaya yung Diyos ko na. Tatlong babae, gibig-gibig ng Sabado ng gali. No? Saturday niya, gibig-gibig, may mahawag na mga alak na nagsusuray-suray sa karsada, kinabukasan, blessed be the name of the Lord. Nakakahiya. Tignan mo. Alam mo mukha ang hinaharap nila sa Diyos. Hello? Alam mo mukha ang hinaharap nila sa Panginoon. Kasi yung mga ganun, sila'y pinamunahan ng simbahan. Hindi ng Espiritu ng Diyos. Lahat na may koneksyon sa kapahamakan, umalis ka dyan! Tumakas ka na dyan! Uli-uli na ito, final call na ito, sumigaw na ang mensahero sa ating gabi. At dito na, marami lang nakarinig. Pati yung mga denominasyon, nagbangon na ngayon. Yung bahagi ng Nobya, nakatayo na, stand still na lang, hinihintay na lang ang sinabi na paparating na ang lalaking kakasal, nakatayo na lang ang mga bahagi ng Nobya, yung bride ng Panginoon na lang, nakatayo na lang, kumakain na lang sa pagas sa kanila, ay ang salita, the light, at amir, your word is the light of my path, taglay na nila yung salita, hawak na nila ang salita. But the foolish bride, the foolish virgin, they are scattering around the world. Naghahanap sila ng totoong liwanag. Naghahanap sila ng totoong ilaw. Kaya nagpapatawag ng mga kung ano-anong conferences. Nagpapatawag ng mga evangelistic crusade. But remember, unless na matawag sila, yung call ng Panginoon ng marinig nila, they still pay
understand what is the kaya sinabi ng sinabi ng gobernador, sinabi ni Jesus, sabi, ano ba ang katotohanan ha? Oh, dinala siya sa isang gobernador. Ano ba yung katotohanan? Nagkaroon ng pagtatanong kay Jesus, ano ba talaga yung katotohanan? Pero ang problema, naghanap siya na sarili, ano ba yung katotohanan? Pero nag-instanced siya doon, hindi siya gumawa ng aksyon. Naiwan yung katanong kagabar, nahalihang yung katanungan, ano ba yung katanungan? What is the truth? Pag sinabi, what is the truth? Nagahan na lang, hindi siya gumawa ng paraan para makita yung katotohanan. Bumalik siya sa kanyang trono o sa governor. Bumalik siya sa kanyang natural na pamamalakan. Yung kanyang sistema na ginagawa, at bumalik siya. Nakita niya na, nagkaroon na ng question na ng Espiritu. Ano yung katotohanan? Sumisigaw na that time ang salamin ng kanyang kaluluwa. Kumahalap niya ng katotohanan ng kanyang kalabot. Still, nag-stand still siya sa kamalian. Amen! Amen! Hallelujah! If the Holy Spirit would have been leading them, they would have known Him! Ibang doktrina itong sa Jesus.
Likewise sa ating panahon, nang lumabas na expose ang message of the hour, maraming mga simbahan, denominasyon ang nagsabi na ito ay cult, ito ay mga kulto. Yan ang ginawa nila ibigag noon. Kapagasi, established na mga simbahan, established na, magaganda na mga simbahan, doktrina niya, malalawak na, ang dami na niya mga lokal sa mundo ito, iba't iba. North East, South West, ang dinuha ng mga lokal, nakatayo na lahat. Then, nilalabas na mensahe sa ulit panahon. Hindi namin natanggapin yan. Stable na kami dito, okay na kami dito, meron na kaming core values. Meron na kaming vision and mission. Mga ambisyon. Sorry po, kundi sa mga ito po yan. Yes. Hallelujah. Okay. He that believes on me, the work that I do, shall he do also. Connection yan. Among Kristo at yung bride. Hindi gagawa si Kristo na hindi kalooban ng Ama. Hindi gagawa ang mga ang bahagi ng nobya na hindi kalooban ni Kristo. Ganyan po ito. Amen. Hallelujah. Okay. More than this, this shall he do. Higit pa yan ang kanilang gagawin ko. I go unto my Father. Amen. Let us arise in the presence of the Lord. As it is a point you, you know, is let us prepare our heart. Kapatid, kung nadadagam ko ngayon yung tiling ng ating Panginoon, huwag mo kong titignan. Hayat natin. Wala ako. Mabali, wala ako. Wala akong kakayanan. Lahat kami, kami po ilaligtas sa biyaya ng Panginoon. But now, I urge you. Saan ka man narito ngayon? Ano mang condition mayroon ka? Kinakausap tayo sabay-sabay ng Panginoon. Hallelujah. At we know this, okay. At we know this, could you be Lord? Let us prepare our heart. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Could you be Lord? By the fire. Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon, na wasakin
ang aming mga pang-isika, physical na pagkakakilala lamang sa iyong Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-break mo ang walls, yung mga pader ng mga hindi pagkakakilala sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. And we proclaim, O God, na wala po kaming ibang pupuntahan kundi ang iyong salita. At ang ilang Diyos, iayos mo po ang aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karapatan na makilala at maunawa ang kabuuan ng iyong pong kapahayagan sa huling panahon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karapatan, Panginoon, na hindi lamang po namin maranasan kundi mapakinabangan pa po namin ang mga detalye ng mga kapahayagan mo sa huling panahon. Lord, i-bless mo po ang mga kalalakihan at kababangihan, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang pundasyon, Panginoon, ng tamang paglilingkod sa iyong Panginoon. Oo, ang aming sambahayan, Panginoon, itinataas namin sa iyong Panginoon. Inihahandog natin sa iyong Panginoon ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang maghari, kayo po ang kumilos, kayo po ang magtrabaho sa aming pang-araw-araw, Panginoon, na hamon sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Taglayin po na wala namin, Panginoon, ang kapangyarihan at lakas ng Espiritu Santo. Sa mga pagitan ng mga salita na aking napakinggan, Panginoon, patuloy mo kaming iayos, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa banal na pong pangalan na itinagalog sa amin ang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Amen.